Sushi. Hello everyone. Gagawa po tayo ngayon ng isang Filipino dessert na tatawagin natin squash maha. Chak mago. Kailangan natin ang water, 1 cup. 1 cup of evaporated milk. 1 cup of condensed milk. At isang tasa din na kakanggata. At 1 cup of cornstarch. 1 cup brown sugar. Ito po lahat ang ingredients. Una natin gagawin ay papakulaan natin itong kalabasa para lumambot. Dahil mamaya, i-mamash natin siya. Ayan, pakulaan na po natin ang kalabasa. Antayin po natin siya hanggang lumambot. Habang nagpapakulo tayo ng kalabasa, lalagay natin ng 1 cup of evaporated milk. Pagsasamahin natin. Tsaka isang condensed milk. Ay isusunod nating haluin ang cornstarch sa isang tasang tubig. At itong cornstarch ay ihahalo natin sa isang tasang tubig. Okay, lagyan na natin ng tubig ang cornstarch. At haluin natin. Habang hinahantay natin yung kalabasa maglambot, prepare na natin ito. Okay, tingnan natin yung kalabasa. Okay, kumukulo na yung kalabasa. Tingnan natin kung malambot na siya. Ay, okay, malambot na siya. Pwede na siyang durugin. Okay, napakagaan na natin ang kalabasa. Tapos nasala na rin natin siya. Kaya ito na po siya. Pwede natin siyang durugin. Kailangan durog na durog para... Pero mamaya, sasalain din natin siya para pinupino ang ano na, ang resulta. Magandang tingnan pag firm ang maha. Okay. Mabilis lang madurog kasi ano, lukong-luto siya. Okay. Okay, nadurog na natin. Ilalagay na natin siya dito sa pinaghalong contents. Bap, tsaka yung kakanggata. Itong cornstarch, ilalagay natin ito pag nakulo na or kumulo na ito mamaya, isasalang natin dun sa ating kalan. Pagkatapos nating haluin dito, ay kailangan natin siyang
sa lain. Okay, sa lain na natin. Kailangan natin haluin ang kutsara kasi meron siyang naiiwang kalabasa. Mamaya dudurugin ulit natin siya para dudurug lahat, walang naiiwan. Pinalitan natin ang pansala ang ito kasi ang liit. Pinalitan ko ng ganito kasi matagal. Mas maigi ito kasi malaki. Okay. Tsaka durugin natin yung tirang kalabasa. Bago natin siya haluin. Haluin natin siya. Pag ganito na, haluin na ng haluin natin siya. Nag-uumpisa na siyang magbuo-buo. Tingnan niya, oh. Pag ganito, huwag niyo lang titigilang haluin. Nagiging kulay kalabasa. O, oh, yan. Pag ganito, bilis-bilisan ang paghalo at namumuo na siya. Tapos, hinaan na natin ng apoy para hindi siya masunog. Pag ganito na siya na malapit lang matuto. Wow, ganda! Mamaya gagawin natin ang topping niya. Napakaganda pag nalagyan na siya ng topping. Okay na. Ah, di ba mabilis lang? Mabilis lang matuto.
golden brown na siya. Yun, luto na yun. Okay, ganito na po siya. Ganito na ang kanyang texture. Brown siya. Huwag nyo nga hayaang masunog. Iba ang lasa nun. Ganito lang siya. Kung nag-brown-brown na siya, okay nga, hanggang na natin, ha? Okay, ito. Ganito na po siya. Ano? Magkakaroon tayo ng optional na topping. Kung meron kayong extra na, halimbawa, nuts or ako, may pili na candy ako. Kaya, mag-additional tayo. Pero optional lang to, ah. Kung wala, okay lang na wala. Ito na lang ang si K-Fed coconut. Ang kagandahan dito, walang tinapon. Yung pinagbigaan nyo ng kakanggata, yun ang gagawin nyo pang-topping. Hindi na kayo bibili. Kung gusto nyo mag-additional, gaya nito, may available ako na pili na candy. Pero optional lang to. Kaya ito, mag-a-add tayo. Okay. Mag-a-add tayo ng dinurog na pili na candy. Pang-additional lasa din ito. Crunchy. Pag-inain. Kung meron pa yung tina, pwede din. Pag wala, okay din. Kahit ito na lang na. Si K-Fed coconut. Yan. Okay. Okay, kung gusto nyo malaman ng posting ito, huwag muna kayong aalis. Nanood kayo hanggang sa huli. Nakagawa na po tayo na isang dessert na chok magugustuhan ng mga anak nyo. At pwede nyo rin gawin pang negosyo. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe to my channel, Marjo's Kitchen. At ito na po ang ating costume.